purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, ang Diyos ay napakabuti. Amen. Nasaan man po tayong lugar o anuman po ang ating kalalagayan, ang Panginoon ay mabuti sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong buhay sa umagang ito. At hayaan natin na gamitin natin ang buhay at lakas na ito para paglingkuran ng Panginoon sa araw na ito. At purihin ang kanyang pangalan. Salamat sa ating Diyos. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo muna po ay magpuri at umawit sa Diyos sa umagang ito. Hallelujah. 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 Praise you, Lord Jesus. Glorify your name. Purihin ang inyong ngalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Amen. Sa iyo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming inanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Aming Diyos, aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Amen. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan.
aming pag-asa sa bawat araw ang aming ninanasa. Hallelujah! Sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. For the last time, kayo o Diyos ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming ninanasa. Sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Pararangalan ninyong dakilang pangalan. Pararangalan ninyong dakilang pangalan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise you, Lord. Tayo ang aming pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, 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 Panginoon. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Kayo, Panginoon, ang aming ninanasa, Panginoon, sa bawat araw. Kayo, Panginoon, ang makatutulong sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. You are the Lord who is present in times of trouble. We praise you, Lord. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Dinadakila namin kayo, Panginoon, sa inyong kabutihan. Pinapasalamatan namin kayo, Panginoon, sa inyong kadakilaan, Panginoon, sa oras na ito. Purihin ang inyong pangalan, O Diyos, ng pag-asa. Purihin ang inyong pangalan, O Diyos, na makapangyarihan. Walang mahirap sa inyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay inyong magagawa, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo. Lumalapit kami, Panginoon, ang may pananampalataya. Kayo, O Diyos, ay makatutulong sa amin, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, ang gawain na ito na patuloy po ninyong samahan. Ang inyong mga salita, O Diyos, ang magpalakas sa amin, Panginoon. At ang inyong banal na Espiritu ang tumulong sa amin upang maunawaan namin, O Diyos, ang inyong salita. Mapatuloy nga pong dalangin ko sa umagang ito na hayaan niyo, Panginoon, ang masabi ko lamang, O Diyos, ay ang mensahe ninyo. Tago po ninyo ako sa inyong likuran at patuloy na habang nakikinig kami at nag-aaral ng inyong mga salita, patuloy na kausapin ninyo, Panginoon, ang aming mga puso, nasaan man kaming dako, Panginoon, ng mundo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Patuloy naming inaangkin ang pagkilos ninyo sa umagang ito sa pamamagitan ng inyong mga salita. Sa inyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Salamat po sa Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Purihin ang ating Diyos. Talagang ang Diyos ay napakabuti. Amen. Ang Panginoon ay Diyos na hindi bumibigo. Palagi siyang tumutulong sa lahat ng pagkakataon. Kaya patuloy tayong makakaasa sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga ay mag-aaral po tayo saglit ng salita ng Panginoon. At kung kayo may mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, chapter 18, mula po verse 35 hanggang 43. Inuulit ko po sa Lucas, chapter 18, mula po verse 35 hanggang 43. Salamat sa Panginoon. Mabasahin ko po at sundan po ng inyong mga paningin. Sabi ng Lucas chapter 18 verse 35 hanggang 43 ay ganito.
Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag mula na nakaupo sa tabi at sa daan, tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. 37. Sinabi sa kanya ng mga tao, dumadaan si Jesus na taga Nazareth. 38. Sumigaw ang bulag, Jesus anak ni David, maawa po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan pero lalo pa niyang nilakasan ng pagsigaw. Tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Nang makalapit ang bulag, tinanong niya ito, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Panginoon, gusto ko pong makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, makakakita ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus nang nagpupuri sa Diyos. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpuri din sila sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay natanggap ng lalaking bulag ang kanyang paningin. Amen? A blind man receives his sight. So dito po sa ating pinag-aaralan ay meron pong isang lalaking bulag at the same time siya po ay pulubi. No? Kaya sabi po doon sa verse 35, nang malapit na sina Jesus sa Jericho ay may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. No? Isa siyang bulag at the same time isa siyang pulubi dahil siya ay namamalimos. Ibig sabihin po, ito pong bulag na ito ay walang kakayanan para kumita ng pera sa pamamagitan ng lakas niya o sa pamamagitan ng skill niya. No? Hindi siya makakapangisda dahil bulag siya. Hindi rin siya makakapaghanap buhay ng ibang hanap buhay. Kasi nga po, may problema siya sa kanyang paningin. So, ang kanya na lang means of living para siya ay kumita ng pera ay yung mamalimos na lang po siya. So, nakikita po natin na hindi maganda ang kalagay ng bulag na ito. At kung tayo po, di ba po, pag madilim, nangangapa tayo, mahirap tayong kumilos. No, itong bulag, kahit umaga at kahit gabi, nahihirapan talaga siyang kumilos. Kaya wala na siyang magagawa, kundi ang mamalimos na lang talaga. No? Pero dito, nakita po natin kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya unang bagay na ating pag-aaralan ay paano natanggap ng lalaking bulag ang kanyang paningin. No, paano nga po ba natanggap ng lalaking bulag yung kanyang paningin? No. Sabi dito sa verse 38, sa verse 36, nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. 37, sinabi sa kanya ng mga tao, dumadaan si Jesus na taga Nazareth. 38, sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Sinaway siya ng nasa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan ng pagsigaw, anak ni David, maawa po kayo sa akin. So, paano po natanggap ng lalaking bulag ang kanyang paningin? Unang bagay po, nilagay niya ang kanyang pag-asa kay Jesus na anak ni David. Amen? How did this blind man receive his sight? He took hope in the Messiah. Nilagay ng lalaking bulag ang kanyang pag-asa sa Panginoon. Alam niyo po ba ang yung kataga na Jesus, son of David? O yung kataga na Jesus, anak ni David? Isa po siyang title for the Messiah. No? It was more than a phrase. It was a messianic phrase. No, isa siyang title na nagpapatungkol sa Mesiyas. At alam po natin, ang Mesiyas ay yung matagal na hinihintay ng mga Israelita na magpapalaya sa kanila. So the Messiah, no, is a person who the people of Israel waits for a long time. So napakatagal lang hinihintay ang Mesiyas na ito.
At alam po nila na ang Mesiyas na ito ay manggagaling sa line or sa lineage ni David. So yung phrase na Jesus, son of David, is more than a physical genealogy, no? It's more than a physical genealogy. Higit pa yan sa physical line of history. Dahil pag sinabing Jesus, anak ni David, tumutukoy yan sa isang title for the Messiah. At ang yung Mesiyas ay ang hinihintay ng mga Israelita na napakatagal ng panahon na magbibigay ng pagpapalaya sa kanila, yung mamumuno sa kanila. Kaya po, nung bulag na ito na, sabi niya, sino ang nagdaraan? Sabi ng mga tao, dumaraan si Jesus na taga Nazaret. Sabi nung bulag, siguro sa isip, sabi nung, ito na yung hinihintay ko. Ito na yung pag-asa ko. Kaya sumigaw siya, Jesus, anak ni David. Ang ibig sabihin niya doon ay, yung Mesiyas, yung aking tagapagligtas, yung matagal ko nang hinihintay, maawa kayo sa akin. No? So, sa kanyang sitwasyon, nung dumaraan na ang Panginoon Jesus, naramdaman niya na ito na yung tulong na kailangan ko. Ito na yung magbibigay ng pag-asa sa akin. Alam niyo po, napakaraming talata sa Biblia, na hindi ko babanggitin ko na lang po sa inyo, na kayo na po ang magbasa, dun sa Isaiah 7:14, ano po, 2 Samuel chapter 7, 12 to 13, no? Sa Micah 5:2, no? Isaiah 35:5-6, no? Yan yung nagbabanggit na mga description sa Mesiyas, no? Kaya na po yung bumasa niyan. At makikita po natin yung bulag habang dumaraan ang Panginoong Jesus. Sabi niya, ito na yung pagkakataon ko, sumigaw na siya. Jesus, anak ni David, no? Ibig sabihin, Mesiyas ko, tagapagligtas ko, ito, tagal ko nang hinihintay. Maawa po kayo sa akin. Kaya paano po natanggap ng bulag na ito ang kanyang paningin? Nilagay po niya ang kanyang pag-asa sa Mesiyas. Nilagay po niya ang kanyang pag-asa sa Panginoong Jesus. Wala na pong ibang tutulong sa kanya eh. Wala naman po siyang magagawa. Hindi naman po siya makapagpapagamot. Hindi naman siya makakapunta sa doktor kasi nga wala naman po siyang ikinabubuhay. Wala siyang gaanong yaman kasi nga po namamalimos lamang po siya. But when he heard, nung marinig niya na dumaraan ang Panginoong Jesus, nalaman niya, ito na yung kailangan ko. Ito na yung pag-asa ko. Sa kanyang kalagayan, nalaman niyang dumaraan si Jesus na anak ni David. At ang sitwasyon na meron siya, naisip niya, dumating na ang kanyang pag-asa. So, knowing that the Messiah is there gives us hope in our situation today. Kung alam natin na andyan yung Mesiyas natin, andyan yung matagal na natin hinihintay na magliligtas sa atin, magbibigay sa atin ng pag-asa. No, nagbibigay po ito sa atin ng pag-asa sa mga sitwasyon natin ngayon. Ang sabi po ng awit, chapter 33, verse 18, purihin ng Panginoon. Sabi po ng awit, chapter 33, verse 18 ay ganito po. Ngunit binabantayan ng Panginoon ang may takot sa Kanya, sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Sabi po dun sa ibang salin na yun, ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya, sila na umaasa sa Kanyang pag-ibig. No? His eyes are on those who hope on Him. Ang mga mata ng Panginoon ay nadoon sa mga umaasa sa Kanya. Hallelujah! Kayo po ba'y umaasa sa Panginoon? Inaasahan niyo po ba na siya yung Mesiyas? Knowing that Jesus Christ is there, knowing that the Messiah is there, gives us as hope in our situation today, katulad ng bulag. Nung maramdaman niya, nung malaman niya, dumaraan si Jesus sa taga Nazaret, ito na yung Mesiyas ko, ito na may pag-asa na ako sa sitwasyon ko. Kaya kung nawawalan po tayo ng pag-asa sa mga sitwasyon na meron po tayo ngayon, mga kapatid, maunawaan po natin, malaman po natin na andyan ang Panginoong Jesus, hindi po siya patay. Buhay po siya.
No? At ang sabi po doon sa Awit 33:18, ang mga mata ng Panginoon ay nandoon sa mga umaasa sa Kanya. Binabantayan sila ng Panginoon. At ang sabi po ng Romans chapter 5 verse chapter 3 verse 5, at ang pag-asang ito ay hindi humihiya. Amen. Yung pag-asa sa Panginoon, hindi siya humihiya. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka ipapahiya ng pag-asa mo sa Panginoon. Ipapahiya tayo ng maraming bagay sa mundo. Ipapahiya tayo ng mga taong inaasahan natin. Pero pag ang Diyos ang inaasahan natin, hindi tayo mapapahiya sa Panginoon. Dahil ang mga mata ng Panginoon, ang paningin ng Diyos ay nandoon sa umaasa sa Kanya. Kaya po itong bulag, natanggap niya yung kanyang paningin. Pangalawang bagay po, paano po natanggap ng bulag yung kanyang paningin? Sabi po doon sa verse 35 ng verse 39 ng Lucas chapter 18, no? Ang sabi po doon sa verse 39, sinaway siya ng mga tao na mga nasa unahan, pero lalo pa niyang nilikasan ang pagsigaw, anak ni David, maawa po kayo sa akin. No? He keeps on calling out to Jesus. Patuloy niyang tinawag ang pangalan ng Panginoon. No? Natanggap ng lalaking bulag ang kanyang paningin. Una, nilagay niya ang kanyang pag-asa kay Jesus na Mesiyas. Pangalawa, patuloy niyang tinawag ang pangalan ni Jesus. Ano po? Alam niyo po, sinaway na siya ng mga tao eh, kasi ang ingay niya, dumadaan ng Panginoong Jesus. Sigaw siya ng sigaw, Jesus, anak ni David. Sinaway siya ng mga tao, tumahimik ka. No? Huwag kang maingay. Pero ang sabi niya doon, sinaway siya ng mga tao, pero lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. No? Alam niyo po, he called out Jesus' attention. Nothing and no one must stop us from calling out to our God. Hindi po tayo dapat tumigil sa pagsigaw, sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Kung minsan pinipigilan tayo ng problema, kung minsan pinipigilan tayo ng mga tao, pinipigilan tayo ng mga sitwasyon, huwag ka nang tumawag sa Diyos, wala namang nangyayari sa iyo. Di po ba? Diba? Huwag ka nang tumawag sa Panginoon, panalangin ka ng panalangin. Ano bang nangyayari sa iyo? Wala naman, di ba? May nagbabago ba sa sitwasyon mo? Tandaan niyo po itong bulag na ito. Wala pa pong nangyayari sa kanya. Hindi pa siya pinapagaling ng Panginoon, pero sinasaway siya ng mga tao. Pero kahit sinasaway siya ng mga tao, lalo siyang nagsisigaw. Bakit po? Pinapakita niya sa Panginoon, wala na akong ano, wala na akong ibang kailangan. Panginoong Jesus, ikaw lang kailangan ko. Kahit pigilan ako ng mga tao dito, pigilan ako ng sitwasyon ko para makalapit sa inyo. Hindi ako papayag na hindi ako makalalapit. Lalo siyang sumigaw sa Panginoon. The blind man cried all the more. No? Hindi siya makalapit dahil bulag siya. Hindi niya alam kung anong kung nasa ang posisyon. Iba bulag, nasaan ba Panginoong Jesus? Nasaan ba siya? Banda kaliwa ba? Banda kanan ba siya? Kaya anong kailangan niyang gawin? Sumigaw na lang siya para tawagin yung atensyon ng Panginoon kasi ang daming tao. If our situation, kung yung sitwasyon po natin ang pumipigil sa atin para makalapit sa Panginoon, we can still cry out and call to God. Pwede pa rin tayong makatawag sa pangalan ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 10 verse 13, sila na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At kung tatawag tayo sa pangalan ng Panginoon, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga hinihiling. John 16:23 and 24. Ano po? Call upon the name, ask in my name. Tumawag kayo sa aking pangalan at ibibigay ko sa inyo ang inyong mga hinihiling. Purihin ang Panginoon. Kaya po, mga kapatid, huwag po nating hahayaan na pigilan tayo ng sitwasyon natin para tayo ay hindi makalapit sa Diyos. Itong bulag na ito, bulag siya. Pinipigilan siya ng mga tao para lumapit sa Panginoon. Pero hindi niya hinayaan yung mga bagay na pumipigil sa kanya, yung mga tao na pumipigil sa kanya para lalong lumapit sa Panginoon, kahit walang nangyayari pa sa kanya, kahit hindi pa siya pinapagaling ng Panginoon, kahit hindi pa po kumikilos ang Diyos sa sitwasyon niyo, kahit parang walang nangyayari,
Huwag tayong magsasawang tumawag sa Diyos. Lalo tayong tumawag sa Panginoon. Lalo nating ipakita sa Panginoon na seryoso tayo na Panginoon, kayo lang kailangan ko. Amen? Hallelujah. Katulad ng bulag na ito, siya po mahirap siyang kumilos. Pero pinakita niya sa Panginoon, wala siyang ibang kailangan. Kayong kailangan ko sa sitwasyon na ito. Kaya po, nung marinig ng Panginoon na may tumatawag sa Kanya, ano ang tugon ng Panginoon? What is the Lord's response to the blind man? Sabi doon sa verse 40-41, tumigil si Jesus at iniutos na dalin sa kanya ang bulag. Nang makalapit ang bulag, tinanong niya ito, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Panginoon, gusto ko pong makakita. 42, sinabi sa kanya ni Jesus, makakakita ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, ano po ang naging tugon ng Panginoon? No? Pinalapit niya yung bulag, iniutos niya na ilapit sa kanya yung bulag, at tinanong siya, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? No? Alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon, kahit alam na niya ang bulag na nga ito, pero tinanong pa rin niya yung bulag, ano ang gusto mong gawin? Na-notice, na napansin ng Panginoon itong bulag na ito. Alam niyo po, kapag ka tayo, ang pag-asa natin ay ang Panginoon, wala nang iba, mapapansin po tayo ng Panginoon. At ibibigay po ng Diyos ang mga kahilingan po natin. Kung alam po ng Diyos na wala tayong ibang inaasahan, wala tayong ibang kaligayahan kundi siya. Diba? Sabi ng Psalm 37 verse 4, delight thyself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Kung alam ng Diyos na siya lang yung inaasahan mo, mapapansin ka ng Panginoon at ibibigay ng Diyos sa iyo kung ano ang iyong kailangan. Kaya natanggap po ng lalaking ito ang kanyang kailangan. Siya po ay nakakita. Sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya lang hindi po natatapos doon. Ano po ang ginawa panghuli? Ano po ang ginawa ng bulag pagkatapos na matanggap niya ang kanyang paningin? What did the blind man do after receiving his sight? Verse 43, nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus. Nang nagpupuri sa Diyos, nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpuri rin sila sa Diyos. Alam niyo po, kakatuwa po itong bulag na ito. Hindi po siya yung pag nakuha na yung gusto, wala nang gagawin. Diba? Nakuha ko na ang gusto ko eh. Bahala ka na dyan, Lord. No? Nakakita na ako, iwanan na kita, hindi po. Ano pong nangyari? Nakakita nga ang bulag at sumunod siya kay Jesus nang nagpupuri sa Diyos. Sabi doon sa English ay, He began following Him and glorifying God. Kapag natanggap po natin yung ating inihiling sa Panginoon, wag po natin kakalimutan ng Panginoon. Di ba? Humiling tayo sa Diyos, Panginoon, bigyan niyo po ako ng ganito. Inihiling ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng provision para sa ganitong klase ng project. Binigay sa iyo ng Panginoon. Tapos ay kinalimutan mo na ang Diyos. Hindi po mabuti yon. Ano po? Binibigay ng Diyos yung ating mga kahilingan. Tinutugon tayo ng Panginoon pagkatapos na matanggap na natin yung ating katugunan, iniiwan na natin ng Panginoon, din na tayo sumusunod sa Kanya. Dapat po, kapag tinugon tayo ng Panginoon, lalo po tayong sumunod sa Diyos. Lalo po natin siyang papurihan. Inahanap din po ng Panginoon yan. Eh. Naalala ko po yung 10 ketongin na pinagaling ng Panginoon, di ba? Iba, may 10 katongin na lumapit sa Panginoon, hinihiling sila ng kagalingan sa Diyos. Sabi ng Panginoon, sige, bumalik, pumunta kayo sa mga ano, sa mga pare, sabihin niyo na ano ganito ganyan. Tapos habang sila ipapaalis, nakita ng gumaling yung 10, nakita ng isa na magaling na siya. Kaya ang ginawa niya, bumalik siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, di ba 10 yung pinagaling? Bakit ito lang yung bumalik para magpasalamat sa Diyos? Di po ba? Mga kapatid, huwag tayong papayag na kapag tinugon tayo ng Panginoon, wala tayong gagawin.
Pag tinugon ka ng Diyos sa iyong panalangin, lalo kang sumunod sa Diyos at lalo mo siyang purihin. Katulad ng ginawa ng bulag na ito, pagkatapos siyang matanggap ang kanyang paningin, anong sabi niya? Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus at nang nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. He began glorifying God. He began following Him and glorifying the Lord. Kaya po, hindi lang po natatapos ang ating paglapit sa Panginoon, pagsunod sa Diyos kapag natanggap na natin ang ating panalangin. Kundi, lalo tayong sumusunod sa Panginoon. Panginoon, salamat, tinugon niyo ako. Lalo ko kayong susundin. Lalo ko kayong pupurin. Alam niyo yung mga tao na sa paligid niya, nang makita ng mga tao nangyari, nagpuri sila sa Panginoon. Kapag alam niyo, kapag tayo sumusunod sa Diyos, at nakita ng mga tao yung ginawa ng Panginoon sa atin, pati po sila pupurihin nila ang Panginoon. So, magiging patotoo po tayo. We will be a blessing. Di ba po? Yun ang gusto natin. Amen? We become a blessing sa iba. Hindi tayo yung curse. Nung pag nakikita ka ng mga tao, ito na naman yung sumpa. Hindi po, no? Kundi tayo yung pagpapala. Bakit po? Nakikita nila kung paano tayo tinutugon ng Diyos at kung tayo tinugon ng Diyos, pinaglilingkuran naman natin ng Panginoon at sinusunod naman lalo natin siya. At dahil doon, napapapurihan ng Panginoon, natataas ang pangalan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kapag natataas ang pangalan ng Panginoon, ang mga tao'y lumalapit sa Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ipinakita ng kwentong ito sa Biblia kung paano natanggap ng lalaking ito yung kanyang paningin. Ano po yung ginawa niya? Nilagay niya ang kanyang pag-asa sa Panginoon lamang. Sa Mesiyas, kay Jesus, na anak ni David. At pangalawa, ano yung ginawa niya? Hindi siya tumigil sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon. He keeps on calling out the name of Jesus. Kaya mga kapatid, patuloy ko pong hamon sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Kung alam natin na si Jesus ay nandyan, He is the promised Messiah, the Deliverer, magkakaroon tayo ng pag-asa sa mga sitwasyon natin ngayon. At hindi tayo papayag na pigilan tayo ng mga nasa paligid natin para lalong tumawag sa Panginoon. Bagkus na tayo ay pinipigilan ng mga sitwasyon, lalo tayong tumatawag at lumalapit sa Diyos. At ako po naniniwala, mapapansin tayo ng Panginoon at ibibigay ng Diyos sa atin kung ano ang ating mga pangangailangan. At pag naibigay na po sa atin ng Panginoon ang ating mga pangangailangan, lalo tayong lumapit sa Diyos, lalo natin siyang paglingkuran. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, higit Panginoon sa ginawa niyo sa lalaking bulag. Napakalaki ng ginawa niyo sa amin. Hindi lang po kami, Panginoon, tumatanggap ng mga katugunan sa aming mga panalangin ngayon. Kundi, Panginoon, pinagaling niyo ang aming mga karamdaman. Panginoon, pinatawad niyo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Binigyan niyo kami ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Hallelujah. At sapat yung mga dahilan na yon, Panginoon, para sumunod kami sa inyo, para kami ay magpuri sa inyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. More than what you did for this blind man, Panginoon. Napakahigit po, napakadakila po ng ginawa niyo sa amin. Kaya naman, Panginoon, patuloy namin kayong paglilingkuran. Patuloy namin kayong susundin, Panginoon. At hindi namin nahayaan, O Diyos, ang mga sitwasyon, Panginoon, na patuloy na makapigil sa amin para kami lumapit sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, na ang kwento ng bulag na ito sa aming pinag-aralan ay patuloy na magbigay sa amin ng malaking hamon na anuman ang nangyayari o sitwasyon namin, meron kaming pag-asa dahil nandyan kayo. Kayo ang aming Mesiyas, Panginoon. At ayaan mo, Panginoon, na patuloy kaming tumawag sa inyo anuman ang sitwasyon.
at patuloy namin kayong mapapurihan, masunod ang inyong kalooban. Panginoon, sa mga oras na ito, sa mga kapatid na naririto sa live, anuman po, Panginoon, ang kanilang kalagayan at pangangailangan, patuloy na kayo po ang kumatagpo sa kanila. Kung nangangailangan po sila ng kalakasang nanggagaling sa inyo, palakasin po ninyo sila sa mga oras na ito. At kung sila po ay may dinadalang karamdaman, Panginoon, hinihiling ko po yung kagalingan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Katulad ng ginawa nyo sa bulag na ito, kana nagpagaling, Panginoon. Lord, pagalingin nyo rin po, Panginoon, ang bawat may karamdaman sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nakin po namin ang ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo, O Diyos. Ganun din, Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang Pastor Pedro, Panginoon. We're praying, Lord, Panginoon, na patuloy na i-normalize po, Panginoon, maging normal po, Panginoon, ang kanyang blood pressure, O Diyos. Bigyan niyo po siya ng kapayapaan sa kanyang puso, Panginoon. Gamitin niyo po yung mga gamot na iniinom niya upang patuloy na mag-normalize, O Diyos, ang kanyang blood pressure at patuloy na i-restore po ninyo, Panginoon, ang kanyang kalakasan, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang aming district supervisor, Pastor Pedro. Maging ang lahat ng mga pastor mula po kay Pastor sa aming general superintendent, Panginoon, hanggang sa lahat ng mga district supervisors, patuloy po kami nagdedeklara, Panginoon, ang mga pagpapala, declaring blessings upon blessings, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat mga pastor mula po sa aming general superintendent, Pastor Joseph, hanggang sa mga district supervisors, at sa lahat ng mga pastor at mga manggagawa, Panginoon, na patuloy na tataguyod ng inyong gawain, pagpapala po sa bawat isa, O Diyos. At ngayong buong maghapon, inihiling namin, Panginoon, ang inyong pag-iingat sa lahat ng aming gagawin at nalangin namin, Panginoon, na bawat mahawakan ng aming kamay ay inyong pong pagpalain, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, git sa lahat, patuloy naming dalangin na huwag niyo pong hayaan ang mga salita niyo yung manakaw sa aming puso at patuloy na tumanim ito ng malalim sa aming damdamin, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po sa bawat isa. May prayer request po rito. Sige po, isasama na lang po namin sa mga panalangin po sa lugar na ito.